welcome to my channel. Sa mga bago po at napadalan sa akin channel, please don't forget to hit like, subscribe, and smash na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga new upcoming videos ko. At doon naman po sa mga dati na nakasuporta at nakapag-subscribe na, maraming salamat po. And God is always thankful sa inyo sa pagsubaybay or sa pagtsatsaga na panonood ng aking channel. So, for today's vlog, bali, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natanggap ko nung pagkatapos ng aking work. So, ang work ko po is ALT or English teacher dito sa Japan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung feeling na sobrang saya at the same time nalungkot din kasi bali 2 years din po ako nagtrabaho doon sa place na yun. Actually, challenging yung work ko na yun kasi napakalayo sa bahay. So, nag-drive ako 1 hour or 2 hours in a day kasi sobrang layo po. So, mapatak siya na 86 kilometers, something like that. So, bali kasi medyo province yung place na yun and then kukonti lang yung mga bata pero napaka saya po. Saya ng feeling na naturuan mo sila. Na at the same time talagang ngayon, bali nilipat na ako sa ibang lugar na medyo malapit-lapit dito sa bahay namin. Na which is very thankful din ako pero at the same time kinakabahan kasi syempre panibagong pakikisama at panibagong ano na naman mga bata. Di mo alam kung magiging okay ba or hindi. Pero ganun talaga. Challenge na lang ulit. So, bali mag-uumpisa yung school namin. Ngayon po is spring break. So, magsisimula yung school namin siguro mga April 10 or April 8. Hindi ko pa alam. At hindi ko pa rin alam kung ano yung schedule ko. So, ngayon, today, bali kasi pumunta ulit ako sa dati kong pinatrabahuan. Parang meron silang wakarekai. Yung parang yung ibang teacher kasi lilipat na. So, parang pasasalamat or something like that. And, ang dami ko pong natanggap. Natanggap ko kung mga, may mga flowers. Yan, flowers. Tapos, ayan, may mga sulat ng mga bata. Yun, nakita niyo na siya. So, hindi ko pa alam kung ano yung mga natanggap ko. So, para samahan niyo ako, buksan natin kung ano-ano ba yung mga binigay ng mga teachers. So, ito. Ayan. May binigay yung teacher. I don't know what is this. So, ganyan siya. Oh, wow. Ayan. Ah. Ballpen or lapis siya. Jetstream. Ooh. Wow. Ah, ballpen siya ng iba't ibang klase. Ang ganda. Salamat po. Salamat kay Sensei. Ayan. Then, yung iba naman, ito, naka-plastic pa siya. So, isa. Ang dami naman. Dalawa. Oh, may chocolates. Okay, chocolates. Yes. And then, ito. Oh, mga towels. Wow. Agatha Paris. May mga tatak siya. Laura Ashley. Gift. Ayan. Tapos, meron pong ito. So, pati yung tapos yung bags, ito, gawa ng sensei sa akin. Gawa ng isang kako-teachers ko. Bag, lalagyanan siya. Tapos, parang okashi siya. Okashi. Yeah. Okashi siya. Handmade, yes.
Yan, may bags na ako. Tapos, ano kaya ito? Sirain na natin. Sirain na natin. And, inside. Ooh. Ay, grabe. Osembe. Para siyang snack is sa Japan. Ang cute niya, oh. Kaso nasira na siya. Ayan, oh. Ang cute niya. Para siya siguro cookie. Tingnan mo. Ang cute. Ang cute. So, yan. Akashi. Yan. Then, mga flowers. Tapos, ito. Hindi ko alam kung ano to. Pero, tingnan natin. Ayan. Pero, palagay ko sulat. I don't know kung ano to. Pera ba to? I don't know. Kung pera siya. So, yan. Open natin. Ooh, pera po siya. Ooh. So, bali lahat ng sensei. Nandito yung mga pangalan nila. So, bilangan natin. Wow! So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow! Meron akong Ichimang-nisen. Wow! So, magkano rin dito sa Pilipinas? Siguro nasa 5,000. Wow! Salamat po. Yan, sa iba, galing sa iba't ibang sensei. Actually, ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Usually, kasi dito sa Japan, ang English teacher, yung before na napasukan ko is like, lagi lang siyang 9 months. So, bali, ang binibigay lang nila is mga, ano, flowers. Ganyan, flowers. Ang bango ng flowers. Tapos, first time ko nakatanggap ng pera. Wow. That's good. Actually, nakapagbigay na ako sa kanila ng parang alam yun, parang snacks lang. So, eto, siguro pera din to. Galing naman sa isang sensei lang siya. Hindi ko lang din mabasa yung mga pangalan nila. Well, thank you po. Hindi ko rin ina-expect. Talaga, promise. Yes, pera din po siya. So, bali, 1, 2, 3. 3,000 yen din po siya. So, all in all, is like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000 din yung natanggap ko. Wow, thank you naman po. Thank you, mga kako-teachers ko. Ang babay talaga ng mga, napaka-generous talaga ng mga Japanese, diba? And maraming salamat. Nalulungkot ako kasi syempre nakasanayan ko na sa nakasama at ang babait nila, napaka very accommodate sila. Lahat ng tanungin mo talagang sinasagot nila hangga't kaya nila and very helpful sila. Grabe, mga Japanese teacher. Pero din naman mga Japanese teacher na medyo aloof, pero siguro naman para nahihiya sila or para naano sila na baka kausapin sila ng English, hindi ako marunong mag-Japanese. So parang ilag sila ng konti. Pero all in all, talaga mababait naman sila. Tapos ito yung pinaka talagang very ano sa akin. Ito yung mga message ng mga estudyante. So huwag ko na ipakita yung mga mukha nila kasi hindi pwede. Diba? Ito, nung Christmas lesson ko sa kanila. Tapos, ayan, marami silang message. Tapos, ayan, pag may message ko yan, nakasulat lahat sa Japanese, lahat ng estudyante. Ayan, nung Halloween. Ayan, Halloween. So, ayan. Mamimiss ko talaga itong mga batang to. Grabe. Meron dito isang naka-focus dito, nakasulat is, thank you. You are a great teacher. Sabi niya doon. So, yun. Gusto ko lang sa inyo i-share kung ano ang ba ang buhay ng isang English teacher dito sa Japan. So, bale, this year, April, di ko alam kung anong grade, anong level, pero elementary lang at saka mga kindies ang mga tuturuan ko. So, yun. Gusto ko lang sa inyo i-share. Sana nagustuhan niyo ang aking vlog.
Always remember, keep smiling. Smiles makes you happy. And don't forget po, i-subscribe, i-share, i-like, and i-comment nyo na rin po. And i-hit nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga new upcoming videos ko. Maraming salamat po. See you for my next vlog. Thank you for watching. Bye! So, ito yung school. Very small school lang siya. Nandoon siya. So, ito yung lugar na pinatrabahoan ko. Ito, paglabas mo dun sa gubat na dinadaanan ko, ito yung kalalabasan niya. Meron yung museum. Huwag ko na sabihin yung lugar. So, ito. Last day ko na. Ay, hindi pala. Babalik pa pala ako sa March 31. Kasi parang merong gatherings ng mga kako-teachers ko. So, yun. Babalik pa ako dito. Hindi pala ito yung last day. Babalik pa ako dito. And, yeah, may convenience store. Convenience store siya. Ayan, 7-Eleven. Ayan, ito yung lugar namin. Tapos makikita nyo, papasok ako dun sa gubat. Huwag na, baba ako dito kasi baka mahuli ako dahil meron police station doon na malapit. Okay, bye-bye.